ako yung dito, ha? O, tingnan ang bahay ko dahil sa basura kasi sobrang dami ng tao. Okay, tama na ito, gusto mo. Pinamahal ako, hirap pala magsalita dito. Since my first time na magsalita po dito sa harapan ng maraming tao. At, sige, pag-track na ka pa, sige, tuloy-tuloy mo lang. Hindi na ako magsasalita, uwi na lang tayo. Habang nakikinig po ako kanina sa salita ko ni Mama, salamat po ba? Pero nakikita ko parang kawawa ko palagi yung mga lalaki. Ay, ba? Parang hirap na kami sa buhay. Pero kung titignan po natin ang libunan, kawawa po talaga kami. 15% halimbawa lalaki, 15% noon, hindi pa lalaki. Basta sa ito, kalamiti na po kami. Maliban po sa RHB, dapat itiklara niya yung mga lalaki, ano na, endangered species na. Ayun. Sa sobrang dami ng babae, masisisi mo ba mga lalaki kung magmahal ng marami? We are just accommodating. Pinapatunayan namin, nakit konting kami, kaya pa rin namin. Sobrang dami ng supply eh. Asahin po na natin, alam natin. Kung dumatay ang isang bagay, bumababa yung value. Ha? So, ganyan. Natawa na po kayo, pero hindi yun yung speech ko. Pero mas gusto nyo, puro sex education na lang. Mamaya, ano, mas gusto ko, hindi na lang ang condom. Ano? Bigay ko po sa bigay ko po kay friend kasi ganun din ako. Makarelate na po siya dyan kasi pinagdaanan niya na yun. Ako, abang nakikinig po ako kanina, parang mahirap para sa akin na makarelate. Wala akong idea sa mga bagay na ito. Parang masente, okay. Okay, mukhang dami kong kamag-anak dito, ha? Sige. Yung mga hindi po makalakpak sa akin, mamatay din kayo. Thank you. Yun lang, tapos na ako. Yung speech ko po, hindi pa nagsimula. 15 minutes na lang siguro, kinakabahan na ako. Okay. RHB lang population po sa akin. Marunong naman kayo magbasa, di ba? Basahin nyo na lang. Marunong kayo? Di ba sabi ni Ma'am kanina, instead na pabili ng condo, may pondo na lang sa education. So patunayan nyo na marunong kayo magbasa. Okay. Kasi pag hindi kayo marunong, ibig sabihin nun, binibigo nyo mga magulang nyo. Diba? Ang tagumpay ng magulang, sinusukat sa tagumpay ng anak. Okay, di ba? At yung pagmamahal mo sa sarili mo, kasi dinisiplina mo sa sarili mo, ay patunay din yan ang pagmamahal mo sa bayan. Wala na ka-relate. Thank you. Maraming ha? Baka dito kayo, okay? Gusto ito. Sige. Introduction, mga kaibigan. Ingay, my God. Okay. RHB, mga kaibigan, tanong kayo magbasa, di ba? Sustainable Human Development, better assured with manageable population of healthy, educated, and productive citizens. So, anong problema? O sobrang dami tayo, maging healthy pa ba tayo? Patunayan nyo sa akin na mas masarap kumain ng pandesal kapag nag-iisa ka lang. Sorry, kapag 20 ang kumakain kumpara sa nag-iisa ka lang. Saan mo ba mas nag-enjoy ang buhay? Pag marami kayo kumakain ng pagkain, ikaw lang mag-isa. Marami. Marami, okay. Doon kayo sa kabila. Ayaw nyo maniwala sa akin. Ito na lang ako. Karapalan na ito. Okay. Assured, manageable population na kaibiga. Ang RHB is not necessarily population control. It's about ano, giving options to the people. May kakayahan kang pumili kung anong gusto mo at anong nakararapat sa'yo. Para ako, naglalakad ako dito, papunta dito. Ano papansin nyo? Naglalakad ako, siyempre. Okay. Naglalakad ako papunta dito. Ang alam nyo lang, doon ako papunta. Pero ako mas nakakalam kung anong kailan ako hambang at kung anong pagagamitin ko sa paghambang. Thank you! Ano yan, kakanta pa ako. Guess what ibig ko sabihin?
Sinasabi po kanina, napakarami ng programa ng government para sa batas, para ipatupad. Pero hindi sapat po yan. Di ba, minsan kapag may pangarap ka sa buhay na gusto mong marating, at hindi mo pa narating, di ba, kailangan mo reinforce, kailangan mo mag... Salamat sa mga nagiginig sa amin. Napalan to. Sabutahin ito. Kung wala kong makinig sa amin, uwi na ako dito. Okay. Population, healthy, educated, and productive citizens. Ano ibig sabihin doon? Pag konti kayo sa pamilya, mas okay, mas makapag-aral kayo ng maayos. Bakit? Kasi siyempre, ang gagastusin ng magulang mo sa 12, pwede gagastusin niya sa 2 lang. Thank you, ha? Okay. Yan sa survey, mga kaibigan, sinasabi. Sa Pulse Asia, saka sa SWS, more than 80% gusto na tumasa ng bill. Tapos 87% sa mga respondents ay katoliko. Ngayon, sinasabi ni Sir Galina, kapag sa majority ka, kailangan mag-isip-isip ka rin kasi baka mali kayo. Oo, majority, hindi pala yung tama yan. Pero pag konti kayo, mas mag-isip ka talaga. Yeah? Naniniwala ba kayo, mas maraming utak ang pwedeng gamitin, mas maging productive yung outcome. Eh kung ikaw lang ang isa, hirap na hirap ka talaga nun. Yeah? Okay. Parang isa, di ba? Pag nag-iisa ka lang, hirap nun. Kaya pala maraming pabor sa RH Bill dito eh. Wala kailangan talaga, necessity. Alam mo, pinakapangit na pwedeng ma-experience mo kapag exam, yung tumitingin ka sa katabi mo, tapos siya, tumitingin din sa'yo. Ang tawag dyan, mutual understanding. Magagawa na kayo. Pareho kayo naging kaos sa buhay. Okay. 57% mga kaibigan. Okay. Ingay, my God. Uwi na kaya ako. Anong group mga kaibigan? Mga babae na mamatay bawat araw dahil sa complications. Tapos yung mga bansa, mayroon silang heart loss. Para doon kayo magbasa? Basahin mo na lang kasi nahirapan ako eh. Kaya lang. Lakas tumawa, bakit? Laki yata problema nito. Uy ka na lang. Okay. Nandiyan na rin po yung mga supporters ng RHB, Cristo, National Council of Churches. Yan. Philippine Council of Evangelical Churches. Nahirapan ako magbasa, nandiyan lahat yan. Ano? Okay. Next slide. Yan. Ang Pilipinas na overpopulated na? Hindi, mga bungon. Hindi. Hindi pa overpopulated ang Pilipinas. Paliban lang kung araw-araw kang sumasakay sa MRT, yun talaga. Pati pangarap mo parang naiipit na. Kaya kung excited si Kuya, pauyot nito eh. Joke lang, joke lang. Okay lang ba? O, ikaw na dito, ako dyan. Ayaw nga rin eh. Okay. Magaling din ang Diyos eh. Magaling din ang Diyos. Mabuti nga, hindi natin nakikita yung hangin eh. Imagine mo kung nakikita yung hangin, tapos sa LRT o sa MRT, magkadikit kayo ng tao, ang lumalabas sa ilong niya, pumapasok sa ilong mo. Inhale. Yan, ito mo yan. Buti na lang. Itong konti ang tao, mahirapan ka ba? Hindi. Ito bang problema na mayroon tayo ngayon? Ito ba problema na ng mga tao dati? Hindi. Huwag natin problemahin. Okay. Okay, next slide. Yan, population po natin. Sabi nila, yung birth rate, wala na nakikinig sa akin, tumatawa na lang. No problema eh, it defeats the purpose. Okay. Alam ko naman, ako talaga pinagtawanan yun. Okay, okay lang yan. At least, later on, at least, kahit tumuhi kayo, kahit papano, naging masaya naman kayo. Yeah? Thank you, thank you. Ano bang bagay na ginagawa mo na masaya ka, mahirap kalimutan? Wala na, narinig. Thank you, thank you. Okay. Pilipin population mga kaibigan. So, yan, yan, so yan. Hindi ako may sabi niyan. Alam ako, wala naman talaga akong alam. Okay. 1903 hanggang 2010. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo? Hindi niyo makita. Lumayo pa kayo konti. Kikita? Okay. Yung dati, 7.6 million mga kaibigan yan. 1970, 36.7. Tapos ngayon, 92.3. Sabi ni Sir Efren kanina, 100 plus na daw. Chris, dumami. Ano? Parang rabbit. Okay. Ngayon, against ba ako doon sa pagdami ng population? Not necessarily. As long as there is enough na, ano, na kaya, na programa ng gobyerno na kaya tugunan yung problema ng mga tao. Naman nyo ba? Mas masarap pa ngayong marami. Alam mo kung bakit? Yung mga tao, ina-associate natin yung happiness sa dami ng tao. Diba? Oh, birthday mo, walang umatid. Masaya ka ba? Hindi. Okay lang yun. Walang problema. Pag sobrang dami naman umatid, tapos kulang na handa mo. Nakakalungkot din yun. Diba?
Nakaya niyo ba? Walang masama sa marami, as long as kaya. So ang Heart's Bill, paano yan? It gives options sa mga tao. Binibigyan ka ng pagkataon na mag-decide ano ba ang gusto mo sa buhay. Nakaya niyo ba? Sabi ng government, sabi nila itong tama, itong mali. Ikaw bilang individual, alam mo kung anong tama, alam mo kung anong mali. Yes, ha? Okay, magpapalit niyo ako, ha? Magpapalit niyo ako. Okay. Thank you. Okay, balik muna. Hindi yata to eh. Okay ka lang? Okay. 2010, mga kapigan, world's most populous nations. Ano yan? Yan, number one, China. Siyempre, sobrang dami nila eh. Baka nga pag tumalon sila, lilindol na. Di ba? Huwag lang sabay-sabay, okay? So, kaya may inagaw na nila lupa natin eh. Kaya ano, mamatay din sila. Di ba? Sabi niyo naman kanina, di ba? Dapat sumunod tayo sa mga tituro ng magulang, magbigay ng moral values, ganyan. Tama yan, yung mga bagay na nakikita ng mata, hindi yan tumatagal. Nakikita kita. Hindi ka natatagal. Baka naman tumatawa kayo, hindi nyo nag-gets yung point ko. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga bagay na nakikita ng mata. Sige, ikaw na lang dito. Galing ka, ha? Yung mga bagay na nakikita ng mata, hindi yan tumatagal, mga kaibigan. So, kaya sa relationship, napapansin mo yan. Eh, sir, kung totoo na yung mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi tumatagal, bakit naghiwalay kami ng boyfriend ko? Di ba yung love, hindi naman nakikita? Ang boyfriend mo, nakikita mo nawala. Ang love, nandiyan pa rin. Ano nila? Ilang sabi niyan na kaibigan, of course hindi ako, si Buda nagsabi niyan. Si Buda, nag-usap kami kahapon. At sinabi nga niyan, nasabihin ko dito. Thank you, ha? Salamat, Buda. China, India, United States, pangilan tayo? Well, sino number 13? Hindi natin alam, bakit ko naman ni-research yun, hindi tayo kasama. So, okay, number 12 ang Pilipinas, sa pinakamarami sa buong mundo. Guess niyo? Yes! Simple naman yan. Sige, next. Okay, assessment nito mga kaibigan. Absence of a comprehensive RH policy and lack of access to family planning, education, and services by poor families. Ikaw, alam mo to kahit papano. Alam mo yung mga dapat mong gawin. Pero yung mga ordinaryong tao, hindi pareho ng naging karanasan mo. Swerte pa tayo eh, sayuin tayo. Paano yung mga tao mo nang pinag-aralan halimbawa? Tapos sabihin mo sa kanila, o sige, mag-seminar ka lang, mag-seminar. We are talking about long-term solutions sa problema ng Pilipinas. At ang pinaka-immediate na dapat gawin is ano, kontrolin natin ang population. Well, diba? Bakit kailangan natin kontrolin ang population? Sumisikip na tayo. Eh, kung sobra tayong sikip, hindi tayo makahinga. O, oh, diba? Gaya nang sa MRT kanina. Okay, population natin sa more than 10 years, 15 to 83. Malinaw naman, di ba? Sige, basahin nyo na lang. Ang ibig sabihin yan, pag bilis dumami yung tao, ang ibig sabihin nun, the more na kailangan ng government na maggawa ng maraming batas. Maraming batas na, di pa rin sabi nila, parang dapat ipatupad na lang yun. Kulang nga eh, dapat dagdagan mo pa ulit. Guess nyo? Hindi nyo na guess? Uwi na lang tayo. Okay. As population increases, so does competition for basic resources, land, food, water, and quality. Every child deserves a quality of life. Nakuha niyo ba yun? Paano mo sabihin? Kung sobrang siksikan ang bahay niyo, tapos tanungin mo siya, ano pangarap mo sa buhay? Pag ikaw, ano sagot mo kaya? Lumuwag. Lumuwag, siyempre. Sobrang siksikan eh. Di ba? Okay, okay. Hanggang doon lang tayo. Ano? Nakaka-relate na kayo masyado. Okay. Environmental devastation and endemic disease. Okay lang yan. Mas maraming tao, siksikan masyado. Next. Bagal? Land and housing problems. Alam mong tao na yan? Saan siya nakatira? Sa bahay. Very good. Grabe ha. Mukhang panis ang gatas mo dati. No? Dan! Dan! Sa ilalim ng tulay. Dan! Sa ilalim ng tulay. Bakit sila sa ilalim ng tulay? Delikado sa taas, siyempre. Mamatay ka to. Daanan mo eh. Patay ka doon, di ba? Kasi ilalim mo ng tulay. Ha? Ah, may TV. Napansin mo yung sir? Sige, ikaw dito. Ikaw lang. Okay. Sarap kaya dito. Sabi na ba? Oh my God. 300 slides to. 300 slides. Ano? Okay. Kasi pinitsuran ko yung proseso ng paglalaba mula sa pagsabon niya. Okay, endorse ako ng sabon dito. Okay. Dito sa may... yan. Ayun, guys, simpleng bagay lang yan.
Diba? Pagtambay ka dyan, ano yan? Sa lalim tulay, ha? Okay, sa lalim ng tulay. Parang ano. Pero kung pag-isipan mo ang meaning niya, tell something kung anong meron sa Pilipinas ngayon. Sabi nyo kanina, bakit sila nakatira sa ilalim ng tulay? Kasi delikado sa taas, ano? Wala silang lupa. Kaya minsan, pag nanood ka ng TV, gaya ng ginagawa ni ate sa picture, diba? Pag nanood ka ng TV, tapos makikita mo yung mga tao binabaha sa gilid ng ilalim ng tulay, sa gilid ng ilog. Conscious ako sa camera, sige, para picture na lang ngayon. Okay. Di ako sanay. First time. Alam mo naman, pag first time, kinakabahan ka talaga. Okay. First time. Okay, magandang hapon po. Live mo pa. Sorry to. Kaya sorry. Di ka naman delivery ng Jollibee. Ay, guys, sarap pala dito. Kaya thank you, no? Mukhang walang disang makinig. Yan po, talagang ibig sabihin niyan, yan yung mga tao galing yung probinsya. Pag nanonood tayo ng TV, mapapansin mo yan. Mapapansin mo. Tapos ikaw, sasabihin mo. Yung mga tao na to, sarahulo talaga. Alam naman nila na delikado dyan, dyan pa rin sila. Bakit dyan sila? Wala silang choice. Hindi sila kagaya mo na pareho, na okay yung kalagayan sa buhay. Nakaan, di ba? Yan yung mga tao galing sa probinsya, pumunta ng Manila, yung umasa, na akala nila ang Manila, promised land, yun pala, basura pala pagdating dito. Nakaan mo yun? Okay, dami talagang problema. Okay? Next. Yan, no? Kilala nyo ba yan? Kilala nyo, hindi? Hindi? Hindi ko rin kilala. Alam ang kapitbahay namin yan, no? Hindi ko yan kaano-ano. Pero alam niyo ba, ibig sabihin niya, emulation yan mga kaibigan. Tapos nakikita mo may mga, yan. Ano yung motto ni ate? Ano ba sinasabi niyan? Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Ang problema, sobrang dami ng tao sa Pilipinas, yung iba mag-squat na lang. Yes, ang problema pa sa gobyerno, yung mga taong gumagawa ng mabuti, nag-aral ka, nagkaroon ka ng trabaho, tataas ng tax mo, pwede ako nagpaparinig sa'yo, yun, no? Pwede, parang matanggal yun talaga ako. Sorry. Hindi, ang ibig sabihin, kapag nag-aral ka, nagkaroon ka ng trabaho, nagtrabaho ka pa ng maayos, tataas pa ng tax mo, di ba? Pero kapag hindi ka nag-aral, nag-squat ka, aba, pag inaalis ka, may libreng grocery pa. Ano ibig sabihin nun? May mali yata sa programa ng government. Bakit ganun? Kasi sobrang dami na ngayon, nakipagsiksikan na tayo. Yes, nyo? Hindi naman ibig sabihin nun, pag-controlin ang population, papatayin natin yung mga tao, hindi naman ganun. Siguraduhin lang natin na ano, patay talaga sila. Okay? Siguraduhin lang natin na hindi silang mamatay. Then, siguraduhin lang natin na kahit pa paano, mabigyan sila ng maayos na buhay. Ba? Kasi ang buhay, it's not about how long, but how good. Oh my God, 5 minutes na lang. Okay, tuloy muna lang lang. Okay. Garbage, mga kaibigan. Okay, alam niyo naman yan, di ba? Okay, kung hindi mo alam yan, ikaw yan. Okay. Next. Okay. Yes, money billion dati, no? Kaming doon sa basura. Okay, lang. Manipilyar, okay. Nalala ko lang siya. Thank you, no? Ganyan sa dati, nung ano, nasa punto pa siya. Okay. Okay, as... Ay, nagmamadali. Wait, baka doon. Illusion na ako, di ka. Anong problema? Sa population natin, yung bawat tao, tandaan mo yan, ha? Bawat tao, DNR nagsabi nito, hindi ako, yung average, 0.7 kilogram, mga kaibigan, yung basura na pinuproduce mo bawat araw. Ikaw ang population ng Maynila is 11.5 million. Imagine mo ba kung anong gadaming basura? Imagine mo kung nakampas lahat sa mukha mo yun? At yung pangarap mo, nawawala. Ipagtunaw. Di ba? Palingin mo ng kapitbahay, basura na rin. Suling waste, mga kaibigan. Next slide. Okay. Yan, education. Oh, eh, nakaupo kayo ng maayos dito, maliban sa kanila dyan. Pero sa atin, pansamantala lang to. Sa kanila, ganun ang buhay nila araw-araw. Mahirap, mahirap punawain ng ibang tao kung may experience nila, hindi katulad sa experience mo. Daka, di ba? It takes time to learn something. Anyway, next. 5 minutes na lang. Oh, yan, gumuk na. Wait lang. Uy, kinakabahan din siguro. Parang dalawa kami kinakabahan din, no? Okay? Ayan, napapansin niyo ba yun? Oh, compare niyo sa school ng UE. Anong ibig sabihin nun? Bakit kinukulang kayo ng budget sa education? Kasi kulang sa budget? O sobrang daming ginagastusan? Sobrang daming. Diba? Sobrang daming. Thank you, ha? Yung isang ate dyan, napansin, nakatunga nga pa. Diba? Siguro, nakahanap ng gagambayan, diba? Diba, no? Ipang pustahan siguro.
Tapos sa taas, may look. Nakikita niyo bang look sa taas? Yan. Kaya siguro napasan ng bata yan, gumanong na lang siya. Sige, next slide, kuya. Assessment education natin, ang best way pag-alibate human suffering. Yung education na magpapalaya sa'yo. Pero paano ka makapag-aral kung sa parang dami niyo? Nag-guess nyo ba? Ito, ilan pa tayo dito? Siguro 200 tayo dito. Thank you ha, sa mga dumalo, ganun. 200 tayo dito. Imagine mo, pag 1,000 tayo dito, my God, yung iba sa inyo, dito na sa harapan ko. Nagihiraman na tayo ng hangin. Guess nyo? Okay, so yun lang. Okay, yun, pagod pa kayo, antay sa RH bill. Ayaw na maniwala sa akin, uwi na lang ako, kayo dito. Okay, education ng budget natin. Yeah, 238.8 billion mga kaibigan. Okay, 2000, sorry, present yan, no? 2012, okay? And then, napapansin mo yan, ang required ng UN na pondo ay dapat 6% ng GDP. Sa atin, di ba umabot ng 3%? Ano ibig sabihin nun? Sobra, hindi kaya. Okay, last 2 minutes. Okay, next. Food supply, okay? Marunong naman kayo magbasa. Pag gumaming tao, mas konti yung ang bahayan, syempre, pipila ka. Pipila ka nga, bawo-bawo pa ng bigas. Next, environment. Ganun din yun. Ang bawat batang pinapanganak, nangailangan ng tubig, nangailangan ng lupa. Guess nyo, paano mong sabihin na mahal mo ang bayad mo kung ang lupa na tiyatayuan ng bahay mo, hindi sa'yo? Nawa nyo ba? Nawalan ka na ng gana na kantahin ang huling linya ng pambansang awit ng Pilipinas. Aming ligaya ang mamatay ng dahil sa'yo. Paano ka maligaya ang mamatay? Wala kang lupa. Paano mo ipaglaban ang Pilipinas sa China? Kaya wala ka namang lupa. Nawa nyo ba? Yes. Sige, kung hindi nyo nakuha, bahala kayo. Use of fertilizer. Ang lupa, may limitasyon yan. Hindi palaging kaya mag-produce. Minsan, nawawalan ng ibuga. Wala nang ibuga yung lupa. Nauubos yung nutrients. Okay, next. Conclusion. Okay, population policy. Long overdue. Dapat kahapon pa to. Dapat in-approve na. Okay. If you want quality of life, then pass the RH bill. Life is not about how many, but how good, mga kapigan. Okay. Sabi nila, there's a glimmer of hope at the end of the tunnel. Kapag hindi natin pinasa ang RH bill, mga kapigan, there's another tunnel. Diba? Tuloy-tuloy. Wala nakarelate. Thank you. Why overpopulation is a burden? Because we are making it. Okay. Ang way ng RH bill, mga kapigan, is the way towards development and poverty reduction. Number does not guarantee a satisfying force. Ano ibig sabihin nun? Di ba kaya mas marami kayo, okay na kayo. Singapore, konti nila. Pero bakit may respeto ang ibang bansa sa kanila? Bakit? Kasi yung quality of life, okay. Diba? Diba? A number, hindi ibig sabihin na mas okay pa lang. Minsan kahit konti kayo, okay na yun. Okay na kung ayos naman yung buhay. Okay na yun? Salamat sa mga pumalakpak sa akin. Thank you.